guys, this is Nitro once again, and welcome back po sa isa naman nating video. This is the continuation nung una nating in-unbox na black and white natin. So, last time nag-unbox tayo ng dalawang statue from two American artists, which is Infantino and D'Anda. So, ayun nga guys. Wala ako actualing paglagyan sa kanila. Medyo punuan na kasi dito. And, ayan. Nilapag ko na lang muna sila dito. Sa inuupuan ko. I don't know kung paano ko ayusin soon. Pero, ayan nga. Since dito naman tayo sa ibang bansa. And, I'm planning actually when I go back home. Papaayos ko yung isang kwarto para doon na natin ilagay lahat ng collection natin. But, when will that be? I still don't know. But, I assure you guys, pag ginawa ko yun, you will be with me because I'll be vlogging the whole time na magtra-transfer ako ng statue and the whole time na gagawin nating Batman or Bat room, yung room na yun. But yet again, hindi ko pa alam. So, by the way, kung naririnig nyo yung dug-dug-dug-dug-dug, may construction kasi dito sa amin, sa malapit. Just in front of us, actually, yung construction. Kaya, bear with it muna, guys. Kasi, ayun nga, kung hihintayin kong matapos yan, matagal pa yan. And if Saturday, Sunday naman, I might be at work. And since today's my day off. So, naisip ko, i-continue ko na yung noodlot nating Batman black and white statues. So, without further ado, let's do the unboxing. So, choose tayo ng dalawa. And I pili ko. Eh, ang pili ko ay itong dalawa ko. So, this one is Batman statue black and white by Brian Boland in second edition. I don't actually know kung ano itsura ng first edition. Di ko na din sinerge. Pero what I have here is the second edition one. So, who is Brian Boland? Kung last time eh, nag-open tayo ng mga statues na hango sa mga gawa ni ng mga American artists, this time around, this time around, we will be opening up statues na hango naman sa gawa ng mga British. So, Brian Boland is actually a British comic artist. So, this is the top as usual. And the side. Ayan. The front. Yung side niya. Ang kabuuan ng statue. Kikita mo na dyan. So, medyo mataas siya. This measures approximately 7.75 inches high. So, ganyan siya. No? And, based on the artwork created by Brian Boland, sculpted by Jack Matthews. At the back is, yan, medyo kakaiba. May nakalagay na, "Don't miss your second chance to pick up this fantastic statue based on the artwork of legendary artist Brian Boland, a must-have for your Batman black and white collection." Meron pang dalawa. So, I'm not so sure kung tatlo lang ang may second edition, but we also have from Team Sale. Sale Sale, I don't know. I'm sorry if I'm mispronouncing names here. And Simon Bisley. Bisley. So, yun. Sorry again kung na-pronounce kong yung mali yung mga pangalan nila. But, yan. Tignan nyo na lang. That's how it is written. So, pronunciation-wise, pakisearch na lang, guys. So, without further ado, let's open this thing up. Why I am not telling pala kung magkano yung mga presyo nila? Kasi, paiba-iba yung presyo nila eh. Some have like 100 plus, but others lower than 100. But
it didn't really came to a point na mas mababa sa $50. So, this one is actually 150. Second edition, pero mahal pa rin, ano? So, this one is $150. And, yung mga previous natin, hindi ko na nasabi kung magkano. Pero, if I'm not mistaken, at kung naalala ko tightly, yung kay... pangalan na lang, Di Anda is 149? Or, no. It's 189 kay Di Anda and yung kay Infantino yung nasa 140 to 39. So, same. Naka-kwan ulit siya. Styro ulit siya. So, buksan lang natin. Ayun! There you go. Okay. So, the difference of these, ganito bang second edition? Yung first edition, guys, is separated yung base niya sa mismong pangalan nito, mismong statue. This one, on the other hand, sorry, nasa mid, nakalagay na. Nakatayo na siya sa base. So, parang isa na lang yung kapan natin. So, this is the one. And, ganda. Ganda ng pagkakagawa. Ang supla dito lang ni Batman dito. And, simple, pero it's really nice. It's elegant looking. And, gaya na sabi ko, ang second edition, I'm not so sure, pero yung first edition na binuksan nating dalawa, is separate yung base sa statue. And this time, nakalagay na siya sa statue. So, there's no way you can play, there's no way na maiba nyo kung saan siya, kung saan tong kwan na nakatayo. Ito, nakalagay na. And, ayun! Yung second edition, guys, unlike the first edition, maybe the first edition, maybe, I'm using the word maybe because clearly I don't have the first edition of this statue, but yung first edition ng dalawang statue na binuksan natin, yung, it is a numbered statue, while this, my friends, is not a numbered statue. Maybe because it's a second edition. Siguro nung first edition, mabilis na nagkaubusan to. Kaya yun. Maybe. I don't know the real reason. But I'm just so glad that I finally, kahit wala yung first edition ko, ay nakakuha naman tayo ng second edition. But how I wish na this one is also numbered. Because, I don't know. I have this feeling that if a statue is numbered, it's more... for me lang naman siguro yun. It's more like, wow, numbered. Ewan ko, mas gusto ko. Yan. But, I'm not saying na ayoko to because it's a dope figure and it's a really, really nice one. So, this is from Brian Boland. Yan. Lagay lang natin muna dito. And, the next one. So, tapos na tayo kay Brian Boland. Pumunta naman tayo dito sa isa. This is Batman Black and White by Gary Frank. So, yung nabili to sa Simply Toys, price niya is $129.90, pero ang membership price is $117. Nice one, right? Laking tipid. So, kalikod siya nung eto, isa. Magkalikod sila, no? But, at the back, you will see, it says here that, so, at the back, ang nakalagay dito, the newest stunning addition to the long-running Batman Black and White line, this statue is based on design from the original graphic novel Batman Earth One by Geoff Johns and fan favorite artist Gary Frank.
Ben, sasamid ako. So, yun guys. Yan. So, meron din dito si Harley Quinn at saka yung Earth 2 Batman, which, again, wala ako. And maybe I'm hoping na may mahanap tayo. So, same. It's still Cold Cast Porcelain Statue. And, the only difference now is, yung dito, yung sketchwork ang nakalagay. While the others is the main statue na nasa loob na. Pero, sa box na to, iniban nila. So, this is the sketch one. But, yan. And this is 7.25 inches high. Oops. So, this one is a bit smaller than the other one, which is 7.75 inches high. This is designed, again, by Gary Frank and sculpted by Jean St. Jean. Jean St. Jean. Estelle, the Saint yan, di ba? Or I might be wrong, guys. Just correct me. Because, yeah, I am wrong a lot of times. That makes me a human, I guess. Palusot ng mga taong walang alam. Pero, ayun yun, guys. Kung may mali ako sa mga basa ko at sinasabi ko, just correct. I'm open sa mga ganyan. I don't take it as a criticism, but I take it as a additional information. And, dyan ka nagkakaroon ng information. Ikakabuti mo naman kasi nalalaman mo yung tama, di ba? So, yan. Well, anyway, if you criticize me, okay din lang naman. Pagpadami din yan ng views, no ka ba? So, ayan. May silica gel siya. Same, meron din naman yun sa isa. Ba't nga ba? Lucky ako. Pati-pati silica gel pinapakita ko eh, no? So, there. Uy, hindi. Ba't ganun? This is numbered, guys. Pero naka-attach na din yung kanya. Yung base niya. Galing. Yung iba hindi attached, samantalang ito attached na. So, ito attached na din yung base, but this is also numbered. This is statue 2014. S14, and this is 290 of 5,200. What's with 5,200? All of them is like 5,200. Yung dalawang nabuksan ko, 5,200. And this one is, again, 5,200. So, I don't know what's with that 5,200. But, ayan guys. So, this is the one from Frank. This is, yeah. Gary Frank. This is from Gary Frank. And this is from Brian Boland. And I know why this one is a bit smaller than this one. This one, nakatayo kasi siya ng tuwid. Samantalan dito, medyo nakayoko siya. So, that's it. It's a very nice statue. Well designed. Very intricate design. Very nice. Very, very nice talaga. Hindi ako nang bubola. Maganda talaga siya. If sa mga Batman collector dyan na wala pa kayong ganito, guys, bumili kayo. Maganda siya. Maganda talaga siya. Yan. By the way, the second edition, napansin ko lang, white yung base niya. Samantalang yung mga first ko, black yung base. So, hindi nabasehan na pag second edition ay nakadikit sa base. Kasi ito nga, first edition din naman to. Pero, nakadikit sa base. When arranging your statues. Kasi minsan, maganda talaga yung mga paiba-iba yung pagkaka-pose. Maganda yung mga exaggerated pose ba? Maganda sa maganda. Pero when you start to arrange them, it gets a little bit messy. Kasi nga, yung mga iba nakatayo, yung iba nakaupo, and the others are like flying or jumping. Mas mahirap silang pagdikit-dikitin. Unlike kung nakatayo sana silang lahat na ganyan,
pag pinagdikit-dikit mo, it's more organized. Yet again, I'm not saying it's not nice. It is, pero kung organization-wise, mas madali kasing i-organize itong mga nakatayo kaysa yung mga exaggerated posts. Pero kung marunong ka talaga, and you have a very, very big room para i-showcase mo yung mga collection mo, then the post really doesn't matter. So, this is the one, and this is the other one. So, saan kayo ngayon yan? Ano mas gusto nyo? Kay Boland ba? O kay Frank? So, pili na. So, kung ano man gusto nyo, please comment down below. And, yes guys. It's another two great statue from two great artists, which will we add in our collection. And, again guys, thank you for being with me. And, as always guys, if you're not yet one of our subscribers, please do so and click the like button and share this video, please. Thank you so much for watching. Nitro here. Bye-bye.